Masaya muling magkita at magkasama-sama ang mga kabataang Adventista mula sa Zone 2 probinsya ng Quezon. 8 taon na kasi ang nakakalipas mula noong huli silang magdaos ng malakihang fellowship tulad nito. Kaya naman lubos na katuwaan at pananabik ang naramdaman ng mahigit 250 kabataang dumalo sa nasabing pagtitipon. Tunghayan ang mga pagpapalang hatid ng kanilang muling pagsasama sa Balitang May Pag-asa ni Orlando de la Cruz Jr. Makalipas ang 8 taon, muling nagsama-sama ang Llano AY Zone 2 ng Quezon Province upang magsagawa ng isang youth fellowship na may temang I Will Go Carry Out the Mission. Ang pagsamba ay idinao sa Lokban SDA Church sa pangunguna ng mga opisyales ng zone. Dinaluhan ito ng mahigit 250 mga kabataan na nagmula sa 8 distrito ng Zone 2. Ang pagtitipon ay naglalayo na gabayan ang mga kabataan tungo sa kaliwanagan kasabay ng pagtatag ng samahan sa pagitan ng kabataang Adventista. Narito ang panayam kay Pastor Aligen Baldera ukol sa kahalagahan ng pagtitipong isinagawa. Napakahalaga po ang pagtitipon na ito sapagkat ang ating mga kabataan ay mahubog sila. Maturuan sila ng makalangit na bagay at ito ang papatatag ng kanilang pananampalataya. Magiging mabuti po ang kanilang pahikitungo sa isa't isa bilang kabataan sa ating kapanahunan. At kailangan nating suportahan sapagkat ang mga kabataan ito sa mga panahon ito sila po ay nagpapasimula na maging leaders ng ating church. Hindi lang po in the future, kundi ngayon din. Kaya atin silang suportahan ang ganitong napakalagang event o programa ng ating mga kabataan na sila'y mananatili sa kanilang paglilingkod at pagsuporta sa ating pong banal na gawain. Ako po ay from kabataan pong delegado mula po sa Marinduque. At tunay po na napakasayan na pag-attend po sa ganitong youth fellowship sapagkat marami ka pong makikilala, marami kami kaibigan at marami ka pong matutunan. At bagaman kami po ay malayo, tawid-dagat, malaki po ang alon, pero napakasaya po na umatend po sa ganitong fellowship. Umaasa ang Zone 2 na ang pagtitipon ay magbubunga pa ng mas maraming gawain sa pangunguna ng mga kabataan at hayo na may kasigasigan. Layuning maghatid ng Balitang May Pag-asa, ako po si Orlando de la Cruz Jr. para sa Hope Today, NPUC News.